Hello guys, welcome to my channel, Tupi Udak. Ngayon, gagawa tayo ng kimchi. Mga 3 kilo po na kimchi ito. So, huhugasan muna natin ang ating kimchi ng ilang beses after natin siyang lagyan ng asin. So, paglalagay ng asin is between 1 hour, ibabad mo siya sa asin. Tapos, babanlawan natin ng parang ganito. Bali, ang pagbabanlaw natin ay 3 beses para malinis ang ating kimchi vegetable. Yan, pinagparti-parti ko siya and then para mahugasan ng mabuti. So, pipigain mo siya na parang ganyan hanggang sa maubos. Bali, 3 beses ko po itong gagawin hanggang sa maubos po yung ating Chinese cabbage. Papa? So, ngayong luto, patapos ko na siyang pigain, ikakat na natin siya ng bite size. So, ganito lang guys, madali lang. Sundin lang yung sa video, sa pagkakat. Bite size, depende sa inyo. Kung gusto nyong liit-liitan, pwede din. Laki-lakihan, pwede din. So, pwede na itong hiwain. Pero mas madali para sa akin na gupitin na lang yung kimchi vegetable. So, pagkatapos, nawala na siyang water, iisalin natin sa malinis na lagayan. So, ngayon, mag-grate ako ng carrots para sa ating kimchi. So, yung aking grater ay nakadisenyo na siyang ganyan. So, madali na lang yung strips ng carrots. Hindi ka na magsislice thinly kasi madali na lang. Ihahagod mo na lang siya ng ganyan and then ready na yung ating carrots. Approximately is 1 cup guys na carrots ang ating ilalagay sa 3 kilo na Chinese cabbage. Ngayon, mag-grate po tayo ng isang buo na onion, garlic. Pero isa-slice po natin siya ng maliliit para hindi po masira ang ating grater. So guys, kung meron kayong ganito, binili ko to sa Avon. So, ginagrind niya yung ating onion and then garlic ng thinly. Kung meron kayong food processor, mas madali. Kasi, napaka-refine and then mag-juice yung garlic and onion. So ngayon dito, mag-boil ako ng water. Mga 1 liter ito. Mama! Tapos lalagyan ko siya ng 1/4 na cornstarch. Kung wala kayong cornstarch, pwedeng all-purpose cream. Dahil ito ay gagawin ko siyang parang thick consistency. Lalagyan ko rin siya ng 1/4 cup na sugar. Pag nag-stick na kasi na parang naglulugaw na siya, stop na tayo doon. Kasi doon ko po ilalagay ang mixture ng kucho karo. And then nag-add ako ulit ng isang 1/4 cup of sugar. So bali, 2 1/4 na po ang nilagay ko dito. Pinasobrahan ko po ng isang 1/4. Bali, 3 na po lahat yung ang sugar natin para hindi po matabang ang ating mixture. Para po ito sa kucho karo consistency kasi ayaw natin na liquidy yung ating ilalagay na sauce sa kimchi. So, i-drain ko siya kasi meron siyang mga buo-buo para wala tayong buo-buo para fine ang ating texture. So, sasalain natin. So, ngayon, dito ko ilalagay ang 1 cup and 1/2 na kucho karo. Ma, can you open? Ito, 1/2 cup ito, yung isa. So, bali, 1 cup and 1/2 ang ating kucho karo. Ito yung mixture ng onion and garlic.
ilalagay na, ihahalo ko na rin siya dito mismo. Ito yung magiging paste natin, guys. Kasi sa kimchi, pangit pag masabaw kung saan nagpupunta yung sauce niya. So, dapat mag-stick siya mismo doon sa Chinese cabbage natin. So, kaya gumawa ako ng kanyang paste. Yung base niya. So, doon ko rin tutunawin yung kucho karo. Kung nakikita nyo, humahalo talaga ng mas mabuti yung ating ingredients. Tapos, dito maglalagay ako ng patis or fish sauce. Fish soy sauce. Mga 1/8 cup yon. 1/4 cup pala, guys. Ilalagay ko sa description ng ating ingredients. And then, pinch ng salt. And then, konting 1 teaspoon lang ng sesame oil. Huwag natin sobrang kasi mangingibabaw yung sesame oil. Pangit naman. And then, 1 tablespoon sugar. So, ngayon, lalagay ko na yung aking carrots na grated. Bali, 1 cup siya. Ihalo mo lang siya para evenly mixed sa ating Chinese cabbage. Ihalo-halo lang. Kung gusto niyo damihan ng carrots, pwede din. Pwede niyo rin siyang lagyan ng radish strips. Kung gusto niyo, pwedeng-pwede talaga. Where you find it? I just buy it. And then, pag nahalo na lahat ang vegetables, unti-unti natin ilagay ang mixture ng ating sauce. And then, syempre, halo-halo na naman ulit para evenly ang ating paglalagay sa kimchi. Sa ating kimchi vegetable. So, yan. Dapat kada hiblak, kada slice, merong sauce. Ayan. So, madali lang, guys, gawin ng kimchi. Basta alam mo na yung process niya, alam mo na yung ingredients niya. So, sa mga dalawang tatlong beses mo na paggawa, alam mo na, himay na himay mo na ang paggawa ng kimchi. So, ito yung 3 kilo ko, parang ang liit lang, diba? Pero malaking gallery na to na Tupperware. So, good na to kung ikukonsume mo lang naman ng family mo. Pwede ka rin mag-start. Itong mixture ko, itong recipe ko is perfect talaga for starting a new business sa kimchi. Kasi 3 kilo, pwede ka na mag-start sa 3 kilo muna. So, perfect talaga itong recipe ko pang 3 kilo. So, pwede ka na mag-start. Siyempre, nagsistrink yung ating kimchi vegetables kasi nga binuro natin siya sa salt kanina bago banlawan. Nagsistrink talaga siya. So, ayan guys, sinahalo ko talaga siyang mabuti para lahat meron. Kung napapansin nyo, hindi mabasa kasi nga gumawa tayo ng paste based ng ating sauce. Pero bago nyo ihalo yung kucho karo sa ating paste, maligamgam yung ating parang lugaw. Hindi pwedeng mainit kasi pala.